po'y magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng alahayang. Ang topic po natin ay Building the Family on the Right Foundation. Building the Family on the Right Foundation. Ang pagtatayo ng pamilya sa tamang pundasyon. Ano ang tamang pundasyon? Kung ang alahayam ang nagtayo ng pamilya, siya rin ang nakakalam kung paano ang pagbuo at pag-ayos nito. Ayon sa Psalms 127:1a, if the Yahweh does not build the house, the words of the builder is useless. Maliban ang Yahawa ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. So, sa pagtayo ng pamilya, kailangan kasama ang ating Aba Yahawa. Hindi pwede tayo magtayo ng pamilya na tayo-tayo lang mag-usap, hindi kasama natin ang ating Aba Yahawa Alhayam. Ngayon, sunod. Sa Matthew 7:24-27, basa. Matthew 7:24-27. So then, anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on the rock. The rain poured down, the rivers flooded over, and the wind blew hard against the house, but it did not fall because it was built on the rock. Kaya ng bawat nakikinig at nagsasagawa na mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. The rain poured down, the river flooded over, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nasasagawa nito ay namatutulad sa taong hangal na nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. So dito makita mo dalawang klaseng engineer, the builder. So sa pagtayo ng tahanan o mag-asawa, magkakapamilya, so para kang engineer dyan. So dalawang klaseng pagtatayo mo ng tahanan, ang isa sa buhanginan, itinayo, ang isa naman sa nakapatong sa bato. So balikan natin ha, sabi rito sa verse 7. Kaya't ang bawat nakikinig ha, saan nakinig? Sa salita ni Alahayam. At nagsasagawa ng mga salitang kong ito. Ang nagsalita nito, si Yahawashay. Masyayak Yahawashay. At isagawa rin ang kanyang sinabi. Ang bawat nakinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino. Yung nakinig sa salita ni Masyayak Yahawashay at hindi lang nakinig, isinagawa niya, ay matutulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang nakinig at sumunod sa sinasabi ay para kang nagtayo ng pamilya ng tahanan nakapatong sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Yan, katibay ang bahay.
yung foundation natin na nakinig sa salita ni Mashiach Yahawashi at sinunod ang sinabi niya, yun ang nakatayo sa ibabaw ng bato. Yan ang mga matalino. Ngayon, dito tayo sa mga bubo. Ang tawag dito, hangal. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita, nakinig ha? Nakinig din. At hindi nagsasagawa nito. Nakinig naman. Kaya lang, hindi nga sundin ang napakinggan. Ayaw niya. Yung isa, nakinig, sinagawa, sinusunod. Ang isa, nakinig naman, medyo okay kayo nakinig. May iba tao, ayaw talaga makinig. Pero ito, nakinig. Pero ayaw, hindi sinagawa. Hindi nagsasagawa nito. Ay matutulad sa taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Itaas nito ang mga kamay ng mga hangal. Yung mga matalino, taas kamay. Meron hindi tumaas, walang kamay. Meron. Meron hindi tumaas. Ayun yan ang tumaas. Neutral siya. Yung first timer na kadalo. Ako yun ah. Ayun tumaas eh. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at pinagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Yan. Yung nakinig, hindi naman sinagawa. Reporter lang siya, susumbong na doon. Nakinigyan dito. Tima, i-report mo lang. Introduction pa lang yun. Ito ang point number one. Ang pagtatayo ng pamilya na hindi kasama sa plano ang alahayam ay nakatayo ang pundasyon sa buhanginan. Ito ha. Kapag magtatayo tayo ng pamilya o mag-asawa, magkakapamilya o mag-asawa, pero hindi mo kasama sa plano ang alahayam ay nakatayo ang pundasyon sa buhanginan. Nakatayo. Ngayon, kung kayong mga dalaga o binata, hindi basta-bastang ganito, ganito nangyari ha. Ito, may sinasabi rito ha. Madalas ang ating mga pamilya ay nagsisimula sa pamagitan ng ating mga damdamin. Emosyon ha, nagsimula. Mula sa ating mga puso bilang tao. Ang sabi na lalaki sa babae, mahal kita. Sagot naman sa babae, mahal din kita. At mula dito, sabi nilang pareho, kasal na tayo. Ang bilis, no? Walang consultation kay Abay Hawayan. Walang consultation. Basta, mahal kita. Sabi na, mahal din kita. Sige, pakasal na tayo. Ayun, agad. Ngayon, minsan kahit mangungutang lang, pasok natin ang buhay may asawa. Bahala na si Batman. Batman ang din. Mangungutang na lang. Mangungutang tayo pagkasal. Kasi ang tawag doon, nag-oros-oros ang paghihigman. Sintihan lang yung mga Tagalog. Nag-oros-oros ang iyong paghihigma sa bawat isa sa kanila. Mangungutang na lang panggasto sa kasal. Bahala na si Batman. Yan ang nangyari. Ngayon, ang ibang na hindi nakapangutang ay nagsasama na lang na parang mag-asawa kahit hindi kasal. Kaya hindi nagkakapagtataka kung bakit naging mahirap, magulo at naghiwalayan sapagkat
itinayo sa pundasyon ng buhangin, ng buhanginan. Dahil hindi kasama si Yahawa sa plano. Samantalang si Yahawa ang may utos at may plano sa pag-asawa ng tao, hindi naman si Cupido. Minsan kasi pinana ni Cupido ang puso na tamaan. Ako yung ipig na ko sa'yo. Puro na tamaan ni Cupido. Yan. Ano nangyari? Ngayon, sa Pilipinas ngayon, ayon sa ating talaan, sa pamalaan, dalawa sa tatlong pares na kinasal ay nauwi sa paghiwalayan. At yaong nanatiling nagsasama ay nagtitiisan lamang dahil sa mga anak o di kaya sa mga sapira ng pamilya. Nagtitiisan na lang. Ganun nangyari. Kasi hindi kasama si Aba Yahawa sa plano, sa pag-asawa. Yan ang nangyari. Ngayon, ang pagtatayo ng isang sambayanan ay hindi kasama si Yahawa ay isang malaking kamangmangan. Malaking kamangmangan. Kapag hindi kasama, pinag-priba ninyo na kayo maging siya bang maging asawa mo, kabiyak mo, nag-priba kayo? Pinag-pri mo ba siya at siya nag-pri din sa'yo na tayo ba talaga? Yan, hindi kasama si Yahawa. Nauwi sa kasiraan at pag-inayan sapagkat pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpupundar ng mga miyembro nito, kapag napasukan na ng problema na hindi natin makayanan, nagigiba ang lahat ng ating pinagpaguran. Sapagkat wala ang alahayam sa gitna ng pamilya na tumulong sa atin. Ganun nangyari. Nakita nyo na mga marami nag-asawa na hindi nagkonsulta sa ating may likha. Yan, kayong mga, Japis, mamaya na yung cellphone mo, dito ka muna. Papaano niya lalabanan ang tukso na sisira sa buhay niya kung wala ang kapangyarihan ng alahayam na magbibigay lakas sa kanya para gawin ang matuwid, meron mang nakakita o wala? Papaano niya lalabanan ang mga makakapangyarihang pwersa ng kasamaan na di niya nakikita? Natanging si Yahawa lang ang nakakita. Papaano niya pipigilan ang mga kasamaan, ang masasamang bagay na darating sa buhay niya tulad ng mga mabibigat na problema na tanging ang alahayam lang ang makapigil at makakapag-iwas nito sa kanya? Makikita mo? Yan ang mga error sa mga pamilya. Sa atin na bilang mga masyayane o masyayaham, kailangan talaga mayroon tayong guide sa salita ng Aba Yahawa. Point number 2. Ang pagtatayo ng pamilya na kasama sa plano ang alahayam ay nakatayo ang pundasyon sa bato. Yan. Nakatayo ang pundasyon sa bato kapag kasama ang alahayam sa ating plano sa pag-aasawa. Kailangan mag-pray. Pray si Papa Do. Hindi pa talaga Aba Yahawa. Nakang hindi, umalis eh. May pirotahan. Joke na yan, ha? Patawa na tayo, ha? Ang isang pamilya ay masasabing nakatayo sa pundasyon ng alahayam kapag ang bawat miyembro nito ay mayroong personal at buhay na relasyon kay Masyayak Yahawa Shai. Nangangahulugan
na ang bawat isa sa kanila ay tinitirhan na ng raw kakada sa Holy Spirit na siyang panlaban sa lahat ng problema at tukso sa buhay. Yan. Kailangan may personal relasyon kay Masyaya Kiyawasay na nakatira sa ating puso sa pamagitan ni Raw Kakadas. Yan po. Nais ng alahayam na siya ang manahan sa ating puso upang ang bawat membro ng pamilya ay maging anak niya at magkakaroon ng kapangyarihan laban sa kasamaan sa pamagitan ng kanyang presensya sa ating mga katauhan. Yan po, na kailangan talaga merong personal relasyon tayo kay Masyaya Kiyawasay. At ang nanahan sa loob mo ay Raw Kakadas, Banal na Espiritu. Ang makasariling ugali sa bawat tao dahil sa pagiging makasalanan, mula pa lang sa kapanganakan na siyang ugat sa lahat ng kanyang kabiguan at kasiraan. Kapag ang alahayam ang nanahan sa kanya, hindi lamang patatawarin ang kanyang mga kasalanan, kundi babaguhin ng alahayam ang panloob niyang pagkatao. Sapagkat nasilang sa kanya ang espiritu ng alahayam sa kanyang katauhan. Kaya ang kanyang pagbabago ay mula sa loob ng pagkatao at hindi sa panlabas lamang. So inner ang changing ng ating buhay. The changing of our life beginning in our inner life. Hindi sa outer, sa inner. Kung nandito sa loob natin si Raw Kakadas o Banal na Espiritu, Holy Spirit. Hindi ito kayang gawin ng sino mang tao, mga politiko o anumang batas ng tao. Dahil si Abba Yahawa lang ang pinagmulan ng tunay na pagbabago sa loob ng isang tao. Ang kaya lang gawin ng tao ay baguhin ang panlabas na anyo sa ng sarili. Magpag-upit, magpag-makeup, kaya baguhin ang panlabas. Pero sa panloob, hindi kaya ng tao gawin yan. Kundi alahayam lamang ang magpaksin sa buhay natin. Teka, tapos na ba ito? Saan tayo natapon? Tapos na ito, no? Teka, saan mo? Tapos na ito? Nakatras eh. Dito ba? Isa pa. Yeah. So, dito. Kaya itayo natin. Dito. Ang kaya lang gawin ng tao ay baguhin ang panlabas na anyo sa sarili, sa mundo, at sa wangis ng kanyang kapwa-tao. Yung mundo, kaya baguhin. Maraming mga project, yung lasada, lahat. Tao, panlabas ating anyo, magpapugi, magpabutok. Iba, nagpabutok sila para medyo bumata. Yan. Kaya, itayo natin ang ating pamilya hindi sa mga damdamin ng pag-ibig na sa atin o sa anumang paraan na mayroon tayo, kundi sa presensya ng alahayam mismo na nanahan sa ating katauhan. So, yun po ang kailangan. Personal relationship between you and Masyaya Kiyawasay. Through the Holy Spirit living inside in our life, living inside in our heart. Bagamat mayroon tayong malasakit sa ating mga sarili, sa pamilya at sa ating bayan,
hindi sapat na gaano mang malaking magandang nasa o kalooban o anumang kakayahan natin upang mapaglabanan natin ang paninira ng kaaway, kundi ang presensya ng alahayang sa ating katauhan upang makagawa sa buhay, makagawa sa buhay, sa ating buhay ang alahayang at ang kapangyarihan, kanyang kapangyarihan. So mahalaga talaga na meron tayong personal relationship ni Mashiach Yahawashai. Yun ang pinaka-importante dito. Na sa bawat sandali, ito tanong ka. Tanungin ang bawat membro ng pamilya. Kung kailan tumanggap kay Mashiach Yahawashai bilang kanyang Adonai at sariling tagapagligtas. Kailan ba kayo tumanggap kay Mashiach Yahawashai bilang ating Adonai at tagapagligtas? Before this on the earth. Natanggap pa ninyo ang kapanganakan natin before the foundation. Pero yung pagtanggap, may ano yun, actual na kailan mo siya tinanggap. Nakikita natin, ito ang John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of Alahayam, to those who believe in his name. Ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa kanya, ito yung ibigin natin ha, ang lahat ng tumanggap at manalig sa kanya ay pinakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Alahayang pala. Okay. Natawag si Satanas, ha? So, sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Alahayam. Actually, anak na tayo ni Alahayam noon pa. Kaya lang hindi natin alam. Kasi natin alam eh. Kaya anong nalaman natin, anak tayo, kasi tinanggap natin si Mashiach Yahawashai. Yun ang tinutukoy dito. Hindi ibig sabihin na sa kakalang naging anak yung tinanggap mo. Before the foundation, anak na tayo. Kaya lang, hindi mo alam na anak ka ba, hindi. Marami ba kang ginanggit, anak ako ni Abba Yahawa. Ngayon, tinanggap mo ba si Mashiach Yahawashai? Ah, hindi. Kung sharean ka sa kanyang salita, hindi mo tanggapin, tangihan mo, hindi ka anak. Yan ang palatandaan na hindi anak. Kasi ang isang taong anak na talaga before the foundation, pag may mag-share ng gospel of salvation through Mashiach Yahawashai, willing siyang tumanggap, siya ay na doon niya nalaman, anak pala ako. Anak pala ako ni Abba Yahawa. Kasi tinanggap mo. Doon mo lang nalaman. Kasi sino bang nakaalam natin na anak na tayo before the foundation na hindi natin alam yun eh. Ang tinanggap nila sa mundo, yung Satanas. Akala nila pagtanggap ni Satanas bilang pangalan ng Jesus Christ, akala nila anak na sila. Anak na rin sila ng Diyos. O Diyos. Eh Diyos, Satanas din eh. Kasi tinanggap si Satanas, ngayon anak rin sila ni Satanas. Ngayon, nandito na sa tunay na pangalan. Tanggapin mo ba si Mashiach Yahawashai na iyong tagapagligtas? At hari sa iyong buhay, King Yahawashai, hari sa iyong buhay? Sabi niya, hindi ko tanggapin. Ayaw ko iwanan si Jesus Christ dahil naghimala sa buhay na akin. Muntik ako namatay dahil sa kanya na naligtas ko, nabuhay ako. So, malaking utang na loob ko kay Jesus Christ. Hindi ko siya iwanan. Halata na hindi ka talaga anak ng Alahayam. Tama lang, anak siya ng Diyos. Kasi yung Diyos, Satanas naman eh, anak, you are the children of God, is God rin yun eh, Satan yun eh. Tama lang, na anak siya ng Diyos. Kasi, yung tinanggap niya si Jesus Christ, binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, kasi si Jesus Christ, Satan, yung Diyos, Satan, si Diyos yan eh. Si Hercius, Satan. Have the deity of Greek. So yan. Ngayon pagdating, dito na, tamang pangalan, ayaw nang tanggapin.
Sister Mira, tanggap mo ba si Masaya at Yahweh Shai? Mag-research pa. Nandito na. So, ang sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap, mag-research pa daw siya. Hanggang kailan siya mag-research? Ito na, part ng research na ito eh. Tinuturo na sa iyo eh. Tanggap na. Ha? Tanggap po. Tanggap na? May bagong isip mo? Kanina, mag-research pa na yun, tanggap na. Pero mayroong nagtanggap-tanggapan lang. Dahil may kaagimak na million kasi. Tumanggap ako kasi may million sila dyan. Kung walang million, oo, natanggap na ng million, bye-bye. Dito ng million ko, natanggap ko, bye-bye na, hindi na magpakita. Sige. Yung million mo, dito na sa lupa yan, mawala pa rin yan. Pero yung kaluluwa mo, hindi talaga makapasok sa langit. Ang importante yung kaligtasan, hindi sa million, kundi sa kaluluwa. Okay. Kahit walang million, kahit lang yung nag-lockdown. Yan. Basahin ito. Yeah. Basa. Yeah. Ito yung ano to, hindi to palyo Hebro. Ano to, late ancient Hebro to. Yun ang mula sa Hebrew Bible. Saan ba ang gusto mo sa dalawa? Sino ba ang original at sino ang local? Si Yahweh Shai, nagsimula siya noong 6 BC up to 70 AD. Ngayon, eto, nilikha to siya ni Constantine the Great noong 325 AD. At dito, nakilala na sa buong mundo, sumikat na noong pagdating ng 1796 up to present. Ito na ang kilala ng mga tao. Pero huwag ito. Satanas ito. Ito ang tunay. Ngayon, magpili ka sa dalawa. Ito, wapo to. Ito, pangit itim. European to eh. So, ito yung ebidenso. Pinapadala sa akin to ng mga Hebrew Israelites. Oh, ito. Yahweh Shai. Bakit hanggang 70 AD? Kasi dinusok ang Roman Empire sa 70. At itong tanak na ito, itong Bible, napunta sa Roma. At pinapalitan na nila, dinuktura na nila ang pangalan. Ang context, ganun pa rin. Pero ang name, pinalitan nila. Ang alahayang, pinalitan nila God. Sa modern Elohim. Yahweh. Ang Yahweh, pinita ng Lord, pinita Yahweh, pinita Jehovah. Ngayon, pinita ng pag-Yahweh. O Yahweh, may Yahweh ka. May group ng Yahweh eh. Kasi Satanas yun. Ngayon, ang Aman o Yaman, pinita ng Amin. E sino si Amin, ra? Satanas pa rin. Umuwat ang liig namin sa kasabi sa inyo, pero kung hindi kayo naawa sa sarili nyo, matigas ang ulo nyo, kayo po ay nakinig at hindi sinagawa para kayo nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Walang sisihan. Kung si Pastor Sakala, paano pakialam ko sa iyo? Sinabi ko sa iyo, ayaw mo. Hindi naman ako may impero, ikaw naman eh. Kasalanan mo yan, magsisi ka pag nasa impero ka na. At tigas ang ulo mo eh. Ah, ito. Basa. John chapter 5 verse 43. I am come in my Father's name, and he received me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. Napalito ako sa pangalan ng aking ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumalito sa kaniyang sarili pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Oh, tita nyo, sinabi ni Masaya at Yahweh Shai, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Pangalan ama, YHWH, Yahweh Shai.
hindi niyo ako tanggapin, pero pag ibang pangalan, dumating sa inyo tanggapin. O, tanggap ang Jesus Christ. Ang Yahawa siya, hindi. O, naparito ako sa pangalan ng Ama, at ayaw niyo ako tanggapin. Kung ang iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siyaran ninyong tatanggapin. Doon. Halos lahat ng kapastoran, kabisyapan sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sikap si Satanas. Lahat nagsabi, oh my God, help me my God, hindi alam yung God, tinatawag na si Gabriel yan. High ranking angel na naging fallen angel. Satan, saan tatay ni Cain? Tapos sabihin na, oh Jesus Christ, you are my Savior. Jesus Christ, anong sabi ng Vatican? May awit sila na sa Jesus Christ, anak ni Lucifer. Nakita niyo, nakapusan, nakaano yan sa social media, sa FB, sa internet. Inamin ni Pope Francis na si Jesus Christ, anak ni Lucifer. Kung ang tatay, Satanas, yung anak, Satanas din. Kung ang tatay mong, ungo. Ikaw anak, mag-ungo ka rin. O, sa ibang salita, kung ang tatay, nanay mo, wak-wak, ikaw anak, wak-wak ka rin. Ngayon, si Lucifer, si Satan po yan. Ngayon, si Jesus Christ, anak ni Lucifer. Eh, Satan din siya. Ganun lang kasimple ang logic. Pero ang Lucifer, lima ha, limang Satan. Lima silang high-ranking angel na ayaw mag-bow down kay Adam. At mayroon pang ibang nakakarinig na gumaya sa kanila. Pero sila kasi ang high-ranking angel, binagsak. So, lima silang siya. Ang salita kasing Satan ay rebellion, opposition, salitang Satan, adversary. Hindi naglikha si Abba Yahawah ng Satan. Mga high-ranking angel yan, kasama sila si Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Magkakasama yan sila, mga high-ranking angel yan. Pero bakit si Michael? Hindi na tangay. Itong lima, si Jikon, si Asbel, si Gabriel, si Kasadya, si Pinimwe, sila yung limang Satan. Ngayon, na sila ang limang high-ranking angel na ayaw mag-bow down kay Adan. Ngayon sa baba na, eto si Gabriel, binutisan pa niya si iba. At yung pagbaba ng mga anghel, doon sa panahon dumami ng mga babae, mabasa yun sa Book of Enoch, na pinangunahan naman ni Shimyasa, silang Asasel, bumaba, nag-asawa ng mga tao. Sila sa baba, na nandoon na, nag-asawa din sila. Sila nagtuturo ng mga armas, gayuma, lahat ng pagkukulam. Sila nagtuturo, pati gira ng mga armas na gagawin. Sila ang nagtuturo para magpatayan ang mga tao. Mabasa yan sa Book of Enoch, magbasa kayo ng Book of Enoch. Alam nyo, ang Book of Enoch, binanggit ni Jude yan sa chapter 1, verse 14 to 15. Bakit hindi pinasok sa Bible na binanggit naman na sa Book of James? Nabasa ko po yun sa Book of Enoch. Oo, nabasa mo. Hindi pinasok. Kasi para ang mga tao, may ignorante. Hindi malaman ng mga tao na lima pa ang Satan. Para gusto na malaman, isa lang Satan, isa lang Lucifer. Ngayon, lantara na po ang Vatican, pinagin nila, sabihin na, ang Lucifer, hindi naman Satan ang Lucifer. Bright morning star yan eh. Ano yung morning star? Alam mo yung morning star? Sun! Star ng araw! Nagliliwanag sa araw. Ano yung star? Yung araw! Na kung sumamba ka sa kay Lucifer, sinamba ka sa araw. Ang deity mo ang araw. Ano po ang katotohanan na hindi alam? Ganit si Abba Yahawah na mga tao nagsamba sa araw. Morning star po yan. Lucifer, in other words. O yan. Satan has many names. One of them is Jesus. Yan. Parehong kamay. Tingnan mo kamay nila, oh. Satan has many names. Maraming pangalan si Satanas. Kasi lima nga sila. Isa sa pangalan niya, ni Satanas, ay Jesus.
Kung wala naman sa pilitan dito, kung ayaw ninyo, kung mahal talaga nyo to, kasi bogey to eh, European to eh. Iyang fallen angel, guwapo yun eh. Wala kayo. Wala na kami pananagutan dahil nangubugat ng liig namin sa kasabi. Nangigigil pa nga pa sabi eh. Sabi ni Mises, huwag ka manigigil mga rat. Hindi ko alam, hindi ko mga great evangelist manigigil. Ubabanat yan, masalita. Parang pagkasinga na mitig. Hindi alam, gusto niya mangaral na malumana lang. Eh, tulog lahat yan. Pag bumabanat ka, gising ka lagi. Nangigigil. Billy Graham mangaral, pati yung anak niya. Grabe, hindi ka talaga makatulog pag mangaral kasi may aksyon pa eh. Yan ang... Yan talaga ang tinatawag na the great preacher or the great evangelist. Yan. Ito. Ngayon. Uusigin tayo, di ba? Kung ang pangalan ni Yahweh sa ating paniwalaan, may pag-uusig pa sa inyo? Sa atin kung si Jesus Christ ang dalangang ipanganan? Walang mag-uusig sa atin. O, basa dito. Matthew chapter 10 verse 22. And he shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. At kayo'y kapubutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Gatapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano sabi? At kayo'y kapubutan ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ha, kapubutan dahil sa aking pangalan. Ngayon kung ang pangalan Jesus Christ ang dala mo, walang magpupuot sa'yo. Kilala siya sa buong mundo. Kilala pa sa mga espiritista yan, sa mga mangkukulam, sa mga anti-anti yan. Ginagamit din nila. O ginagamit na sa prayer yan. Jesus, Manos. Pati sa mga kay ano, sa kay Rubin Iclio. Ako'y mag-rosaryo ng 10 ama namo sa pangalan ni Ginoong Jesucristo, Coram Iom Minisim Bilurik Pisaram Him Ong Ti. Coram Iom Bilurik Pisaram Him Ong Ti. Ulit-ulitin yan. Lumimbro ako niya dati. Kayo binikliyo eh. Missionary ako. Tapos ang opera, baluktot na alam, pinigit na gano'n. No? Itago. Itago ay itago. Gano'n na. Nakahipit nandito ang karayong na tinupi. Panluloko. Tapos prayer mo, ako'y mag-rosaryo sa 10 ama namo. At para sa Ginoong Jesucristo, ama namo, nakasalangit, igabo mo kami na may kasara, para sa oras kamatay, amin. Gano'n. Tapos, sabihin pa na, Kuram iyong hitbiloring pisaram him ong ti. Kuram iyong biloring pisaram him ong ti. Sino si Kuram iyong biloring? Latin! Yung mga ating kahandingan, Latin! Tapos ang pangalan, Jesucristo! Pinag-pray sa mga, magkukulam, kulamin ka! Gamit na pangalan si Kristo! Kulamin ka! Sabihin magkukulam pa. Pero paniwalaan mo kasi ang Jesucristo, Satanas yan. E ngayon, pag Yahawa siya ka, o sigin ka, o, kayo'y kaputan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Kasi bago sa pandilig, ano ba yung Yahawa siya? Parang Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Ano ba yan? Parang hapon. Kasi Yahawa siya, Yamaha, Kawasaki. Parang gano'n eh. Tutuya, ano ka nila eh? Kukutsyain ka. Pero okay lang, kasi nakasulang na eh. Nakaputan na eh sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Hindi lang si Jiri. Hindi lang si... Gadis. Hindi lang si... Romel. Si Romel. Oh. Hindi lang. Ang dami nila mausig. Nagbabalak pa sila ng palisin na kasi sa Muntarban. Palisin ng Bishop Kaliman sa Muntarban. Dahil sa kanya, nagdadala niya yung mga tao sa punta sa kasamaan, punta sa mga kulto. Sabihin na, kulto daw tayo. Paano tayo naging kulto na ating sinandalan original Bible? Ang Bible na ginamit natin ay original. Ancient Paleo Hebrew Bible.
gamit natin. Ang sa kanila, salin-salin ng Biblia. Mula sa ancient Paleo-Hebrew na na-transfer sa modern Hebrew, na-transfer sa English, na-transfer sa iba-ibang lingwahe, bawas na. Nabago na. 10 baso. 10 baso ha. May isang basong puno ng tubig. Idaan mo sa 10 baso. Buhos dyan. Buhos dito. Buhos. Pagdating doon, puno pa ba yun? Hindi na. Bawas na. Yun ang ginagamit ng Biblia. Bawas. Kulang. Isabihin nila na ang dapat ang salita ng Bible sa Diyos daw, sabi na sa Diyos, ay hindi pwede dagdagan, hindi pwede.